Magandang hapon po sa inyo lahat. Si Pastor Radetch po ito. Welcome sa atin pong October 2 edition ng Midday Refreshment from God's Word. And sa araw po na ito ay pag-uusapan natin ang ating mga minana na spiritual inheritance mula sa Panginoon. Yung atin pong spiritual inheritance. At bago po tayo magpatuloy, tulad po ng araw-araw nating ginagawa, hingin po natin ang tulong ng Holy Spirit upang tayo po ay magkaroon ng good understanding sa kanyang salita. Let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, we are so thankful, God, na sa araw-araw, Panginoon, kayo ang nagpo-provide, kayo po ang nagpo-protect, kayo, Lord, ang sumasagot sa aming mga panalangin. And once again, Father God, we pray that the Holy Spirit be our teacher as we study your word today, and may our hearts be blessed. At sa patuloy namin, Panginoon, na panginginain sa inyong salita, Lord, may this become a part of our daily life, ang inyong salita na nagbibigay buhay at pag-asa at kaligtasan. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we're talking about our spiritual inheritance today, or yung atin pong mga mana na mga spiritual na yaman mula sa Diyos. And our text is from Ephesians. Let's take a look at Ephesians chapter 1, verse 3. Sabi po dito, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." Nasa atin na raw po, iginawad na niya ang lahat ng spiritual na pagpapala in heavenly places in Christ. Ito pong mga pagpapalang spiritual na ito ay ibinigay niya sa atin nung tayo po ay naging mananampalataya. Nung tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Panginoon, na born again tayo, tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso. Nagkaroon tayo ng proper na relationship sa Kanya, tayo po ay nagkaroon ng spiritual inheritance. Pero ang tanong po, bago tayo magpatuloy, tayo nga ba ay bahagi na ng pamilya ng Diyos? Kasi kung hindi tayo bahagi ng pamilya ng Diyos, hindi po mapapasa atin itong mga spiritual inheritance na ito. Hindi po ito natin po pwedeng i-claim, kasi hindi naman tayo kapamilya ng Diyos kung hindi pa tayo nagsisisi sa ating kasalanan at nananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi po ng Romans 3:23, "All have sinned and come short of the glory of God." Ang lahat daw ng tao ay nagkasala at hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos. At ito po ay dahil sa kasalanan ng isang tao, ang ating unang magulang, si Adan. At ang kasalanan ni Adan ay naging kasalanan na natin. Romans 5:12, sabi po dito, "By one man, sin entered into the world." One man po, tinutukoy si Adan. "And death by sin." At ang kasalanan daw ay nagdala ng kamatayan. "And so death passed upon all men, for that all have sinned." Dahil doon, ang lahat daw po ay itinuring na nagkasala dahil sa kasalanan ng ating unang magulang. And then sabi sa Romans 5:18, "Therefore, as by the offense of one," talking about Adam, "by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation." Judgment came upon all men to condemnation. Dahil po sa kasalanan ng isang tao, ang paghuhusga ay dumating sa lahat. "Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life." So sa Romans 5:18 po ay pinakita po yung comparison na ang pagkakasala ni Adan ay nagdala ng paghusga, at ang katuwiran ni Jesus, by the righteousness of one, another man, another person, si Jesus, the free gift came upon all men unto justification of life. Nagkaroon tayo ng pagtutuwid, justification of life, sa pamamagitan po ng isa na nagbigay ng kanyang buhay. Inaregalo niya sa atin ang kanyang buhay. So, si Adan nagdala ng kasalanan, ang Panginoong Jesus nagdala ng kaligtasan.
bago na dala ng Lord, bago niya nabili uli tayo mula sa pagkakatanikala natin sa kasalanan, nagbayad po muna siya. At ang pambayad po niya ay ang kanyang buhay. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Ang mga kasalanan natin na kailangang bayaran ay binayaran na ng Panginoong Jesus. At ang ipinambayad niya ay walang iba kundi ang kanyang bugtong, ang kanyang buhay. Siya po na bugtong na anak ng Diyos ay pumarito, nagkatawang tao, namatay sa krus, nagdanak ng kanyang dugo upang tayo po ay matubos sa ating pagkakasala. The gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya tayo nagkaroon ng eternal life dahil ang Panginoong Jesus po ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Romans 10:9-10. Sabi po dito, if you shall confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved, you shall be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So kung sa atin pong paglapit sa Panginoong Jesus, pagsusuko ng ating kasalanan, pag-repent sa ating mga dating kasalanan, dating gawi, ikinukumpisal ng ating bibig na siya ay Panginoon at nananampalataya tayo sa ating puso na siya ay nabuhay na muli mula sa mga patay, siya ay binuhay ng Diyos Ama, tayo daw po ay maliligtas. Dahil sa pamamagitan ng ating puso, tayo ay nananampalataya papunta sa katuwiran, at sa pamamagitan ng pagkumpisal ng ating bibig, tayo po ay nabigyan ng kaligtasan. Pagkumpisal ng bibig na si Jesus ang ating Panginoon. Pagkumpisal at pananampalataya, syempre, hindi naman ibig sabihin lang po na basta na lang binanggit mo nang wala kang pananampalataya sa isang puso, sa puso mo. Kasi ang sabi po ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish but shall have everlasting life. So, talaga importante po sa pagkumpisal natin na ang Panginoong Jesus ang ating Diyos, ang ating Panginoon, at sa ating puso ay nananampalataya tayo na siya'y binuhay ng Diyos Ama mula sa mga patay, nananampalataya tayo sa kaniyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. So pagkatapos po niyan, kung yan po ay matagal niyo nang ginawa, matagal na kayong Christian, matagal na kayong believer in Jesus, matagal na kayong naging follower of God. So nasa inyo po, tangan-tangan po ninyo ang kaligtasan na pangako po ng Diyos sa taong may pananampalataya. At ngayon po ay meron na kayong karapatan dito sa mga tinatawag na spiritual inheritance. Kasi kayo po ay anak na ng Diyos. Ang sabi ng John 1:12, as many as received Him, to them He gave the power to become children of God. So tayo po na mga anak, kapag meron po tayong mga magulang na may mga ari-arian, may karapatan po tayo doon sa kanilang mga pagmamay-ari, doon sa kanilang mga property. So if we are, let's say, coming from family na may mga land, may mga lupa, may mga fixed assets, meron po tayong karapatan sa mga bagay na yun dahil tayo ay anak. Sa pamamagitan ng pagiging anak natin, meron tayong karapatan, pribilehiyo na tumanggap mula sa ating mga magulang. And so now that you've been saved by faith sa Panginoong Jesus, I am so glad na sabihin sa inyo na kaya or pwede po ninyong i-avail, i-claim ang mga spiritual inheritance. Maaring ang iba po nito ay pinagpipray nyo ng pinagpipray, yun pala nasa inyo na dahil kayo po ay anak na ng Diyos. At kung kayo po ay anak na ng Diyos, ang inyo po mga spiritual inheritances, yung iba't ibang punto ng mga mana, mga minana ninyo mula sa Diyos, ay makikita natin na ang iba rito ay parang pinagpipray pa natin samantalang nasa atin naman na pala. So let's take a look po. Ano po ba ang nasa atin ng mga spiritual inheritances? Plural po yan dahil marami po. Ano po? Mga yaman na ipinamana sa atin ng Diyos
sa pamamagitan po ng ating relasyon sa Panginoong Jesus. Ang unang-una po na ibinigay niya sa atin nung tayo po ay nagsuko ng ating buhay sa Kanya at nanampalataya sa Kanya ay ang righteousness, ang katuwiran po. Wala po tayong katuwiran, di ba, sa sarili natin. Hindi natin ito kayang bilhin, hindi natin ito kayang ipeke, hindi ito natin kayang makuha. Kahit araw-araw ka pa sa simbahan, kahit memoryado mo ang Biblia, kung wala ka namang tunay na relasyon sa Panginoong Jesus at hindi ka nananampalataya na siya ay namatay sa krus at nabuhay na muli, kung walang ganun po, hindi po kayo related sa Kanya. Pero kung related nga po sa Kanya, iginagawad niya sa atin ang katuwiran. 2 Corinthians 5:21 says, "For He has made Him, God has made Him, Jesus, to be sin for us, who knew no sin." Si Jesus, wala siyang alam sa kasalanan at hindi niya alam ang kasalanan. Pero ginawa siya ng Diyos Ama na siya ang kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him. Nung siya po'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang kasalanan ng buong mundo ay kanya pong binata, kanya pong dinala. He carried all sins, all transgressions, infirmities, lahat ipinataw sa Kanya. Upang sa Kanyang pagkamatay doon sa krus, tayo po ay magkaroon ng kapatawaran. Sa ating paglapit sa Kanya, sa ating pagsampalataya sa Kanya, yung ginawa niya, ang epekto, ang bunga, yun pong mga fruit ng Kanya pong ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay napapa sa atin. Number one nga po dito, ang katuwiran. Hindi po siya nagkasala, pero alang-alang sa atin, itinuring siyang kasalanan upang sa ating pakikipag-reconcile sa Kanya, pakikipag-isa sa Kanya, ay tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos na buhay. Hindi na po tayo sariling identity natin dahil nung tayo po ay inadapt sa pamilya ng Diyos, tayo po ay nagkaroon po ng born again experience, ipinanganak na muli sa pamilya ng Diyos, ang atin pong identity ay nabago na. Hindi na po tayo yung taong makasalanan, lublob sa kamalian. Tayo na po yung ginawang matuwid. Dahil ang katuwiran na nasa atin ay hindi atin, kundi katuwiran ng Panginoong Jesus. So, that brings me to my next point. Ang isa or pangalawang namamana natin na spiritual blessing ay yun pong pagbabago, yung newness of life, yung pong pagbuo ng new creation sa atin pong buhay. Ang ibig sabihin nung ikaw po ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, binigyan niya ikaw ng katuwiran, at itong katuwiran na ibinigay niya sa iyo ay binayaran niya ng kanyang sariling dugo, at nung ito'y nabilinan niya, ang katuwiran na ito ay ibinigay niya sa iyo. At dahil ngayon ay nasa iyo na ang katuwiran niya, ikaw ngayon ay bagong nilalang na. Second point, nasa iyo ang newness of life. 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." King James Version, lahat ng bagay ay nabago na. At dahil ikaw ay nabubuhay na, nanay na kay Kristo, hindi ka na sumusunod sa sarili mong gusto, ikaw ngayon ay bagong nilalang. Ang atin daw pong outward man, itong katawan, itong lupang katawan na ito, sabi ng 2 Corinthians 4:16, itong lupang katawan na ito ay nanghihina habang tumatanda. Iba na po talaga ang lakas ng 50 years old compared with like 25 or 27 years old. Iba po ang kalakasan ng tao habang nagkakaedad. Talaga pong makikita niyo po yung paniningil ng panahon. Kaya ang sabi ng 2 Corinthians 4:16, kung Christian ka, your inner man, your spirit is being renewed, kahit na yung panlabas mo ay nakikita ang signs of aging. Your outward man perishes, but the inward man is renewed. Nare-renew siya day by day, 2 Corinthians 4:16. Kaya po, habang tayo po ay nagkakaedad, nararanasan po natin yung pangatlong spiritual inheritance. Ulitin ko po, ano po ang number one ay katuwiran, righteousness. Number two ay yung newness of life, yung new creation. At ito pong new creation na ito
ay nangyayari siya. Constantly nangyayari po sa loob ng katawan natin. Bagamat ang ating lupang katawan ay nagpapakita ng signs of aging. So habang tayo po ay nagkakaroon ng aging process na tinatawag sa katawan, ang Panginoon po, kasama sa kanyang binayaran sa krus ng Kalbaryo at kasama sa spiritual inheritance na ibinibigay niya, ang healing, kagalingan. Opo, tama po ang narinig ninyo. Karapatan po natin, bunga ng ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus, ang healing. It is your inheritance. It belongs to you. Hindi na po dapat yan po pinagdududahan or iniisip na ang lalim-lalim. Dahil ang totoo po, kasama po sa binayaran ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, ang ating kagalingan, ang ating healing, ang ating pong pagkakaroon ng magandang pangangatawan. Ang sabi po ng Isaiah 53 verses 4 and 5, sabi po sa King James Version, "Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes, we are healed." Ito pong Book of Isaiah ay matatagpuan sa Old Testament. Hindi pa po nangyayari, hindi pa pinapanganak sa laman ang Diyos na nagkatawang tao. Nagkaroon na po ng propesiya or hula sa Old Testament sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. At sinabi niya na ang Panginoong Hesus po ang magdadala ng ating mga griefs and sorrows. At kapag nangyari na raw yun, ang akala daw, ang aakalain daw ng tao ay nangyari sa kanya yun dahil siya ay makasalanan. Di po ba marami po nung si Jesus ay na-crucify, mga tao po naniniwala sila na He deserved to die. Bagamat wala siyang kasalanan, bagamat wala siyang ginawang illegal, siya po'y nabayubay sa krus to fulfill His mission on earth. Pero may mga tao po na ang akala nila nangyari yun sa kanya because He was a sinner. Kaya nga, di ba, ang kasabay niya na nandoon sa Kalbaryo ay dalawang magnanakaw, magkabila. Kaya ito pong prophecy sa Isaiah 53, specifically verse 4, na sabi po rito, "He carried our sorrows, He bore our griefs, yet we did esteem Him stricken, smitten of God." Ang Diyos ang nagparusa sa kanya. Yun ang akala natin, na yung kanyang pinagdadaanan doon sa krus ng Kalbaryo ay kaparusahan. Subalit hindi natin alam, yun nga sabi ng verse 5, hindi natin alam na He was wounded pala, sinugatan pala siya para sa ating mga kasalanan. Ang totoo, tinubos niya tayo na dapat tayo po ang masugatan doon sa krus. Ang totoo, sinugatan siya upang tayo po ay maligtas. Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, sa ating mga paglapastangan sa Diyos. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan, sa ating kasalanan at ang mga parusa na kanyang dinata or inako. Wow, dapat po tayo ang naparusahan noong mga parusa na yun. Kaya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, nabayaran ang ating kasalanan. At alam niyo po ba kung bakit po tayo ay meron na pong maaasahang kagalingan? Dahil ang healing po, isa sa ninakaw ni Satanas. Noon kasing nagkasala si Adan at si Eva, pumasok ang kamatayan. At ang kamatayan po, tingi-tingi, nararamdaman ng katawan ng tao sa pamamagitan ng pagkakasakit. Pero kung ang kasalanan po ay binayaran na, pati na rin po epekto ng kasalanan ay wala na. In other words, tayo po sa pagsampalataya natin sa ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang ating kasalanan, pati po ang sumpa ng kasalanan, nakamatayan, sakit karamdaman, ay binayaran na rin ng Panginoong Hesus. Kaya sa kanyang mga sugat, pinagaling niya tayo. Sabi po, "By His stripes, we are healed." Ang stripes po ibig sabihin latay, mga sugat na tinamo ng kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang naging kabayaran ng ating kasalanan. At dahil nabayaran na ang kasalanan, uulit-ulitin ko po, nabayaran na ang kasalanan, therefore, ang penalty para sa kasalanan ay hindi na natin dapat bayaran pa. At isa sa penalties ng kasalanan ay ang mga karamdaman. At
ito pong penalty na ito ay binayaran na. Kapag bayad na po ang multa, hindi na dapat ulit-ulit-ulitin ang pagbabayad. Kapag ang multa ay nabayaran na, mababawi mo na yung nakasangla. Nabawi po natin ang good health. Nabawi ng sangkatauhan, ang magandang pangangatawan. Dahil binayaran ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dalisay, malinis, walang bahid, kasalanan na dugo, binayaran niya ang ating mga kasalanan. And therefore, ngayon, we are healed because of the wounds that He received on the cross. Ito pong sa book of Isaiah ay isang pagpanaw sa future. Subalit sa New Testament po, ay meron po tayong isang instance na binalikan naman ni Pedro kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus. Isaiah was looking forward to the cross. And then Peter, after Jesus died, rose again, and bodily ascended to heaven, sa 1 Peter 2:24, sinabi po ni Pedro, "In His own self, He bare our sins in His own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes you were healed." Hallelujah. Past tense. Tapos na. You were healed. Inako ng Panginoong Jesus, sabi ni Pedro, tapos na po lahat. Tapos na. Game over na si Satan at this time. Tapos na po na nabuhay na muli ang Panginoon. And Peter looked back and he said, si Kristo ang umako sa kanyang katawan sa mga kasalanan na ating ginawa. Nang ipako siya sa krus, inako niya sa kanyang katawan ang makasalanan natin upang iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay tayo ng matuwid. Dahil sa kanyang mga sugat, gumaling tayo. Gumaling tayo, you were healed. Tapos na po ang kagalingan. Now, my question po ang mga tao. Bakit may mga tao po na pinagpipray, hindi po gumagaling? Alam niyo po, marami pong reasons. Maraming factors. Ang dahilan na may mga taong hindi gumagaling. Pero alam niyo po, hindi po natin pwedeng i-question ang Diyos. Ito ang sinasabi ng Biblia, ito ang pananampalatayanan natin. Pero hindi ibig sabihin na tatanggalan natin ng karapatan ng Diyos na magpaka-Diyos kung ano ang gusto niyang gawin. Meron siyang karapatan. Basta't ang alam ko po, Mark 9:23, ang sabi doon, sa tao na kayang manampalataya, lahat ng bagay ay posible. Lahat ng bagay ay mapangyayari. Sa taong may pananampalataya, lahat ng bagay ay pwedeng mangyari. So pagkatapos po na tinanggap natin ang spiritual inheritance na healing, meron pa pong isa pa, praise God. At ito po ay ang deliverance or freedom from the authority of Satan. At ito po talaga ay napakaganda, napaka-special po na inheritance. Kasi dati po, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, pinaglalaruan ka lang ng kaaway. Pinaglalaruan ka lang ni Satanas. Kung saan kanya tangayin, nagpapatangay ka. Kung saan kanya kinakaladkad, nagpapakaladkad ka. Ganun ang naging buhay mo bago ka nanampalataya sa Panginoong Jesus. Walang kapayapaan. Lagi kang parang nag-o-audition sa buhay. Yung bang nag-o-audition para pumasa sa paningin ng tao, sa paningin ng iba. Kailangan maging ganito ako para igalang ako. Kailangan ganito ang itsura ko para bigyan ako ng halaga. Dami-dami nating ginagawa just to prove ourselves. May mga tao po, gagawin nila lahat para mapatunayan nila na sila ay tama, kahit mali sila. Gagawin nila lahat para lang patunayan na panalo sila. It's all about winning. Pero nandun pa rin sila. Kung ang buhay nila ay wala pa sa Panginoon, nandun pa rin sila sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas kung hindi pa nila tunay na isinuko ang lahat-lahat sa buhay nila. At tayo po, kayo, lahat ng mga nagsuko na ng buhay nila sa Panginoon all over the world, kapag ikaw ay may relasyon sa Panginoong Jesus, ikaw ay nagbigay ng buhay mo sa Kanya, isinuko mo lahat ng kasalanan mo at siya ay
nasusunod sa buhay mo siya, ang Panginoon mo na sinusunod mo, at ang kanyang salita ang iyong pinaka authority, meron kang spiritual inheritance na freedom from the authority of Satan. Sabi ng Colossians 1:12-14, always thanking the Father, He has enabled you to share in the inheritance that belongs to His people who live in the light. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased our freedom and forgave our sins. Who purchased our freedom and forgave our sins. For He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Tayo po ay merong inheritance na kalayaan. Dalaygo ng Ginoo. Na tayo po ngayon ay meron pong maasahan na proteksyon. Na hindi na tayo gagalawin ng kaaway. Hindi na tayo paglalaruan. Ako, ganyan-ganyan. Dati po, ako, hindi. Speechless ako. Na, wow. Dati, ang buhay natin, grabe, nakatanikala tayo sa dikta ng kaaway. Nakatanikala tayo sa kaniyang mga gusto. At hindi natin ito alam. Hindi mo alam yun, pero yun pala, nabubuhay ka para sa Kanya. When you got saved, when you came to know Jesus, when you surrendered your all to Him, you were set free. You were given the freedom. Ikaw ay binigyan ng kalayaan ng Diyos na buhay, and whosoever the Son of God sets free, you will be free indeed. Yun ang sabi ng John 8:36. If the Son sets you free, you will be free indeed. Talagang kung ikaw ay pinalaya na ng Panginoong Jesus dahil ikaw ay nasa Kanya na, Siya na ang iyong hari, Siya na ang iyong Diyos, ikaw ay malaya na mula sa gawa ng kadiliman. He has rescued us. Colossians 1:13. He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son. Wow, who purchased our freedom. Binili niya ng Kanyang banal na dugo ang ating kalayaan. Romans 6:17 and 18. God be thanked. Ang Diyos ang dapat pasalamatan. That you were the servants of sin, but you have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Yun daw doktrina, yun daw kaalaman, yun daw turo tungkol sa kaligtasan, sa offer ng Panginoong Jesus na salvation. Inobey daw natin sa ating puso. And then verse 18, being then made free from sin, you became the servants of righteousness. So ngayon po, inilipat tayo mula sa kadiliman, papunta po sa kaliwanagan. Kaya ngayon po, tayo po ay maglilingkod para sa katuwiran. 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Kaya ito pong ano po, ito pong pangyayaring ito na tayo ay nabigyan ng spiritual inheritance, meron po siyang kalakip po na parte naman natin. Meron tayong inheritance, ito po ay atin po ding ipamahagi, atin din pong ishare. Kaya nga sabi po dito, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. 1 Peter 2:9, letter B. Ibig sabihin, dahil tayo po'y tumanggap nitong kalayaan mula sa kadiliman, tayo ngayon po ay dapat na magpakita, ipakita natin ang kapurihan ng Diyos na tumawag sa atin mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan. At ang isa pa po na dapat natin gawin, katulad po ni St. Paul, nung siya po'y naborn again, siya po ay nangaral. At siya po ay nagsabi sa mga tao doon sa Acts 26 verse 18. Siya daw ay nangangaral, sabi niya, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So, dalawang bagay po na po pwedeng gawin ng isang taong pinalaya na ng Diyos mula sa kadiliman. Ipakita natin ang kaliwanagan ng Diyos. Ibahagi natin ito. Pangalawa, katulad po ni Paul, mangaral tayo to open
people's eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins, upang tumanggap din sila ng kapatawaran ng kasalanan, kung papaanong tayo po ay tumanggap din ng kapatawaran ng kasalanan at tatanggap din sila ng inheritance among us. Yung tinanggap natin na inheritance, spiritual na mana mula sa Diyos, ay tatanggapin din nila sa pamamagitan ng pananampalataya na tulad ng ating ginawa na nampalataya tayo sa Diyos. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso. Kinilala natin ang kanyang sakripisyo sa krus. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng pagbabago, yung ang ating buhay hindi na tulad ng dati. Nagkaroon din tayo ng righteousness na ibigay sa atin ng healing, na ibigay sa atin ng freedom from the works of the devil. At ngayon, eto na nga po ang dapat natin gawin. Magpatuloy tayo, maging tunay na Kristiyano, mag-ayos tayo. Ang mga tao na kapaligid sa atin, nakatingin sa atin, ipakita natin sa kanila the praises of Jesus who called us out of darkness. Ipakita natin sa kanila at ipangaral natin ang salita ni Jesus upang sila mabuksan ang mata at umalis sila from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may also receive forgiveness at matanggap din nila ang inheritance tulad natin. Praise God! Ito po ang ating mga spiritual inheritance, mga minanang yaman mula sa Diyos. Hallelujah! Let us pray. Heavenly Father, I thank you, Lord, for this wonderful word. Ito pong yaman na nasa amin na pala. Ay, hindi na namin dapat, Panginoon, intindihin, Lord God, ang katuwiran namin ay nanggagaling sa inyo. For as long as we live in you, in your will, believing, having faith in what you did on the cross, God, pinahiram niyo po ang katuwiran ng Panginoong Hesus sa amin. At patuloy naming nararanasan, Lord, ang renewal, ang pagre-renew ng aming spirit man, ng aming inner man. At patuloy din namin, Lord, na i-enjoy, Panginoon, ang healing, maging, Panginoon, ang deliverance, kalayaan mula sa gawa at pakikialam ni Satanas sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. And Father, in the name that is above all names, in Jesus' name, I pray for each and every person na nakikinig ngayon, anuman ang kanyang panalangin, anuman ang kanyang pangangailangan, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanya. Panginoon, ipakita niyo po sa kanya na dahil inuna niya, ikaw sa kanyang buhay, lahat ng kanyang pangangailangan ay inyo pong idaragdag. Salamat sa kagalingan, Lord. Salamat sa provisions. Salamat sa peace of mind. Salamat, Lord. Salamat sa lahat-lahat, Panginoon. In the name of Jesus. Amen. Praise God. Si Pastor Adech Polito. I will keep you in my thoughts. I'll keep you in my prayers. I will keep you in my heart. God bless you po.